between Arcanist Gaming and Team Sea Ridge Assault Team. At ang Arcanist Gaming taking game number one in a very dominating fashion sa likod ng kanilang Meepo. And now, the first two heroes for voting for Arcanist Gaming now on the dark side. They have again Vengeful Spirit plus the Juggernaut para naman dito sa team ng Sea Ridge Assault Team. They have Zeus and Gyrocopter as their first two para dito sa laban na the current ban heroes for this game for Team Reserve Time. It's Earth Spirit, Invoker, Disruptor, and the Omni Knight. For Team SWAT, it's Void, Enigma, and Meepo plus the Templar Assassin. Yan ang kanilang first four ban Radiant dito sa laro natin na to. Again, my name is Kuya Duno and I'm from Mineski TV. We would like to thank our sponsor BLDT Home, Fiverr, and of course Smart Live More. Yappy. At medyo mga kaibigan, hindi tayo ang lalait pero medyo durog yung game 1 ng SWAT. Kailangan nilang makabawi dito remaining. Ibawi nila yung mga dakal nila sa lusak dahil tinalo sila ng 14 minutes ubos lahat ng tore. Meepo, pag nagpapakamatay kasi sila yung game na meron, hindi nyo napanood, bundle, parang buy one, take two. Ganun. Sila yun, nagpapanggap na creeps dun sa jungle nila. Napakalungkot, Kuya Eddie, yung mga pangyayari. At, ang dying na naman sila rito, talagang hindi tayo papapigil, mag-dying tayo. Yan, medyo mga tatagal to, may jagger natin. Juggernaut, Bounty Hunter, mga kaibigan, mga Tarak, na Tarak combo. May mga espada, lagi nagtatagumpay sa laban sa kasamaan. At si Undying ay isang membro ng kasamaan. Nako po. At syempre, pinapati natin yung mga kaibigan nating nanonood sa Mineski TV, sa Twitch. Hello! Bati ko, maayang gabi sa inyong tanan para sa 5 seconds remaining. Nasa Visayas and Mindanao region. Reserve time. No reserve time. Ano kaya maging? Gyrocopter! Ito na. Kalabasan na ng mga kakaibang big. Pumili na ng Gyrocopter. Alam mo, Arcanist, hindi papatalo to. May ilalabas ko. At an eye for an eye. Isang lumilipad laban sa isang lumilipad. Viper versus Jakiro. Pabati daw kay Wallen, Childstone, Imba, Meepo user. Remaining. Down to the last 5 seconds remaining. Tingnan natin kung sino ang ibaban dito, ang last man dito for teams. What? Reserve time. At the moment, kailangan ng isa pang support dito ng Steam SWAT. They need a initiating support or a lockdown support. They have Jakiro, Undying, Zeus, and Gyrocopter at the moment. For Team Arcanist, they have Viper. It will be on the mid lane. Again, Juggernaut. Ang magiging position ng Bounty Hunter will be the roaming hero, Vengeful Spirit. Hindi ko alam kung malamang support back yan. At offlane ang kulang dito for Team Arcanist. Pero ba din ngayon? Pinayin kito ata. Ano ko laban? 5 seconds remaining. Ngayon na. Oo, may laban. Reserve time. Wawa. This is all the holidays. Radiant team kick. Nag-iisipan ko kung ikakas ko yun. Relax lang kayo. Pero wag bang nakakauta ko pang ESL ako. Ten seconds remaining. Okay. So, tingnan natin kung magiging last pick dito para sa magkabilang team. 5 seconds remaining. Reserve time.
Ay, medyo may nagtanong sa chat natin. Napaka-importante. Tingin ko, ito na ang perfect time para i-address itong topic na to. This is involving the whole Philippines. Ano daw ang masasabi ko sa mukha ni Marlo? Guys, kung pwede kayo magpa-picture kay Marlo dahil sikat siyang, isa na siyang sikat na social media celebrity. Pero iwasan yung idikit yung mukha niya sa mukha niya. Dahil talo mo pa mateta, no? Pag nakita mo nga ang gaspang yun, walang sandpaper na kayang pumantay nun. Mahirap yan. Kahit iskultor sumuko eh. Sabi nga ni Marlo, pumunta siya sa kay Doktora Vicky Bello eh. Sabi niya ganun, "Dok, papayas ko yung mukha ko." Sabi ni, binigay sa kanya ni Vicky Bello ngayon yung lisensya, pati yung mga ID. Nagtataka ngayon si Marlo, sabi niya, "Dok, bakit po?" "Doktor lang ako. Hindi ako Diyos. Sa inyo yung lisensya ko." Aming ganun. Nakita mo si Daniel Padilla, nagpa-picture kay Marlo, medyo malayo kasi baka magasgasan yung mukha niya eh. Diba? Magasgas. Hindi naman nakakahawa siguro. Isipin mo, kung nakakahawa yun, i-dideklara ng epidemya yun. ng World Health Organization. Pero mukhang solo niya lang naman ni Kuya Marlo. Pero balik na tayo sa laban natin. Pakilala na natin ang mga gumagamit Arcanis Boombox on that Bounty Hunter Mackenzo, on that Vegetable Spirit, it's Pemp, on the Piper Juggernaut being played by a Bing, and it is Nay Sydney on that Phoenix. Tama, totoo yan. Alam mo yung mga ice cream na pinipig? Makikita mo yung mukha ni Marlo. Huwag kinahin mo yun. Swat Rico on that Gyrocopter. Ay, kaya pala, natalo sila kanina kasi hindi nila gamit yung IGN nila. Karoro on that Zeus. At etong si Jakiro played by Shit Metalist. Si Mr. Lemon ang dying, and Doombringer being played by a name. 30 seconds to battle. Radiant structures are fortified. At naghahanap daw si Marlo ng kadate sa Valentine. So girls, kung sawa na kayong mabuhay, gusto nyo tumikim ng exotic, si Kuya Marlo daw eh. Alam mo, daming video ni Marlo ha. Nakita ko sa wall ko, lagi siyang umiiyak. Mahal na mahal ko kayo guys. Mga pan daw niya, mga pan. Mga pan! Back to the ball game. Akalain mong si Kuya Marlo, nung huling may nag-share ng video niya sa wall ko, ang siya na daw ang Justin Bieber ng Pilipinas. Oh my God. What's happening in the world? Kailangan na si Duterte. Kung criminal na ng pangit, matagal na siyang nalupig. Kaso hindi. Kaso, lang. Tropa si Marlo. Tropa yan. At dun sa babaeng humuhokage, kay Marlo palagi, believe din ako sa'yo. Isa kang tunay, ikaw ang tunay na ninja. Dami-daming hinukage. Gusto mong ihokage si Marlo. My God. Pero back to the ball game. Benchwolf Juggernaut. Ay, ito. Inaabangan niya talaga. Uy, pero hindi. Nag-mission pit si Boombox dito. Hindi niya nakuha ang courier. Pero maganda tapatan mga kaibigan. Apoy. Phoenix. Laban kay Dumpanis dito sa offlane. Hindi sila magkakapatayan itong dalawang to. Kaya pag may namatay dito, tigil nyo na paglalaro niya ng Dota. Malabog magkapatayan itong dalawang to. Sabi mo, pag level 6 sila parehas, alam mo, pag dinom mo siya, solo-solo, mabubuhay lang din siya. Hindi, wag na. Ito naman, Phoenix, di naman makapatay ng Doombringer. Bagal bumalaw. Pero may mga magagaling gumamit ng Phoenix, no? Yung mga ginagang, tas tatlo pa yung napapatay. Isang tunay na Hokage. Makita natin yan. Mid lane matchup, Viper up against Zeus. Viper leading all heroes in terms of Placid and Gyrocopter. Pumapangalawa, pumapangatlo Juggernaut, pumapangapat ang Phoenix dito. So again, it is Arcanis medyo having a better time dito sa laning phase natin than Team SWAT. Invisibility! And Juggernaut
Medyo dinidigay-digay lang siya rito. At meron siyang 300 na lang ang buhay ni Juggernaut dito, mga kaibigan. Kung di nyo napansin kanina, nung natatungan siya ng tatlong decay. Bounty Hunter trying to scout out information dito. And he will remove that clarity potion on the Undying Vengeful Spirit. And dito rin sila. They are looking now for a wraparound gank. Juggernaut is here. They might go for the first blood dito, mga kaibigan. They want to go for the kill. Pero eto na, Vengeful Spirit lumitaw na. They will go for the Gyrocopter. Here comes that Blade Fury. Gyrocopter will go down as the victim of first blood. And this might be a secondary kill. One more hit. One more hit. Oh! But what a clutch play coming in from the Undying. Decay, ninakaw ang mga HP. But again, a first blood is a first blood. At mamamatay doon ang kanilang position 1. Yung position 1 nila nandito sa offlane. Iba, iba din to. Kasi Jakiro, pag-alagala, level 1. May ice pot ng first kill. Tapos, 3 minutes, pag-alagala pa din. Matindi. Iba. Iba. Ang lupit! Sabi nga ng mga kaibigan ko, ang paborito nilang term ngayon. Ang lupit! Magagamit ba natin? Tala, boombox. Level 2. Gusto nila sa mid lane dito, mga kaibigan. Sus, napilitang umuwi. Dahil napakalungkot ang buhay niya. Sad story, mga kaibigan. Oh, inaabangan na nila to. Okay, okay. Pero maganda kasi sa Viper, naka level 3 corrosive screen. Kaya wapakil siya dito sa binabato-bato ni Sus. And it is Arcanis. They will control the rune on the 4-minute mark. It is a double damage rune on that Phoenix, and he is now heading towards the mid lane. They might go for the kill. Makakasalubong niya. Napakalungkot ba naman Sus Mario Joseph dito? Tingnan natin kung aabutan niya. Aabutan ba niya? Hahabulin ba niya? Pipilitin ba niya? Pero hindi siya nakita gabi. Oh no. Oh no mo. Oh no. Oh. 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 Wala na. Spotted ka na ng Observer Ward. And Sus will just avoid yung kanyang yung potential gank doon sa mid lane. Samantala, Viper continuing to lead network natin, favoring Arcanis. Lamang ba? Here comes the level 1 ice spot, the most important ice spot ever. But hindi nila makukuha ang kill on that Bounty Hunter. Instead, they will just settle to go for this camp stack dito sa may side ng Arcanis. So si Makenzo nagpo-pull lang din dito, nagpo-pull lang din dito. So stacking ang ginagawa ng Arcanis at the moment, realizing na medyo nag-iingat na rito etong team ng SWAT. So tama lang yung mga ginagawa ng mga support nila, yung mga camp nila. Baga alagang-alaga itong kampo nila, hindi kakaposin sa gold, huwag lang makukuha ng Gyrocopter etong lahat ng camp nila dito. Samantala, silipin natin ang bottom lane. Ang tapatang Doombringer, mga kaibigan, and Phoenix at ang network ng hero level Doom is now at level 6, of course, with that level 2 Devour. Bilis, mapapabilis niya. Pero 14-3 ang CS niya rito. Here comes the Phoenix, diving in. They want to go for the kill dito, pero kailangan nila mag-ingat. No mana on that Doombringer. He popped the Scorched Earth, mga kaibigan. Pwede pa, pwede pa, pwede pa. Tingnan natin. O, susunog siya. Aray ko, pe! Apoy, apoy, apoy! Malamang isang tarak na lang yun, mamatay siya. But at least Arcanis forcing out a rotation dun sa Undying. Wala naman silang na-burn out na resources, konting mana lang. And yun lang, wala naman silang masyadong investment yun. Phoenix with Tranquil Boots, meron siyang Fairy Fire and Enchanted Makeup. Dire's top tower is under attack. Dire structures are fortified. Uy, Sus, rotating na dito, mga kaibigan. Meron siyang haste rune dito, and this might be a dead Vengeful Spirit, but there's a TP coming in. Vengeful Spirit, he goes for the stun. Juggernaut, kinitlatan sa buka. Juggernaut, nag-abang dito. Wala siyang mana, mga kaibigan. Phoenix is here. Tignan natin kung ano mangyayari. Naka-haste rune pa rin. Sinusunog na nila si Gyrocopter. Napalaban na Gyrocopter. Wala na kayong mga haste rune. Oh my God, the stabber is down. Ice Bat! Ice Bat! Walang kwenta ang Ice Bat sa yellow. Tandaan nyo yan! Naku po! Patay ang dalawa. Victims of Lab! And 1, 2, 3 is the sword. Pumasok pa si Phoenix dito. Habulin kita kahit anong mangyari. Apoy! Apoy! Phoenix laban sa dragon. Dalawang
mga paborito nating nakikita sa mga myth stories. Parehas na sa Harry Potter yan, dragon at saka Phoenix. May dragon ba sa Harry Potter? Meron ba? Baka nagkakamali lang ako. At ang sus na gumak na nakapatay ng vengeful spirit pero namatay ay mukhang mamamatay na naman. Instant sa mukha, Viper Strike, sure kill ka, huwag ka nang lumingon. Patay gabi, aray ko. Napakalungkot ng buhay ng sus mga kaibigan, naging sus Mariosep na siya. 1 to 4 is the score. Silipin natin. Experience now favoring itong Arcanis. Gold is 2,000 also in favor of Arcanis dito. Yung tri-lane nilang, aggressive tri-lane, supposedly, madominate yung gyro counter. Kaya they want to counter itong farming ng Juggernaut. Hindi nagiging ganun ka-effective dahil nag-concede sila ng kill dito. And as of now, hindi pa natin nakikita ang Champagne Supernova ng Phoenix dito. Radiant's bottom tower is under attack. Boy, Phoenix now... TP heading towards that bottom lane, and this it is boiling now into a very big engagement. Here comes Juggernaut, Vengeful Spirit. They want to go for Jakiro, mga kaibigan. Nagsisiksikan sila rito. Oh my, oh my, Doombringer is here. Ice Bat is there. Here comes the Phoenix, Champagne Supernova. Champagne Supernova! Rap ka boy! 1-4-1-3! It ends up as a... Uy, pero bumalik ang Phoenix dito. Doombringer with double damage. Rung tumatak po siya. Phoenix nakikipaglaban sa Dragon. Pero ang Ice Bat hindi tumaba. Ang pinabalukot na Ice Bat ever! Oh my god! Tatlo patay dito sa Arcanis. Pero bumabawi sila rito. Phoenix, Supernova, typing. Wow, Icarus type. And they managed to take down 4. Ending as a 4-4-3 trade. Pero napatay nila yung Juggernaut, ang Bounty Hunter. And yung ano, pero yung Phoenix ang pinakanakinabang doon. Ang Ice Bat ni Jakiro, napaka-sad story ng Ice Bat mga kaibigan. Merong kalaban dito. Merong kalaban dito. Umice Bat sa gitna. Tinamaan ng mga creeps. Mabuhay. Alam mo bakit? Nalito kasi siya. Dalawa yung ulo niya. Hindi siya nakapag-desisyon ng maayos. Eh, kung kanino niya ibabato yun. Eh. Nope. Nakita na naman ni Boombox mga kaibigan. Kanyang parang paraboritong biktimahin ng hold up. Planuhan niya na to. Paano natin pa to papatayin, Dre? Patayin na to, Dre. Dre, patayin na to. Tatarakan ko sa may ngalangala. Oh my God. Oh my God. Oh my G. Ang sus, ang pinakamalungkot na sus. The saddest sus ever. Napalaban siya rito. Walang kakampi, walang kaibigan. Wala man lang nag-tipi. Mabuhay ang mga teammates. Sipin mo, diving very deep dun sa jungle ng kalaban. Itong team ng Arcanis. And no TP reaction dahil they have committed 4 hero in protecting itong kanilang gyrocopter. Nakapatay sila ng Juggernaut pero hindi nila bakuha yung tier 1 tower. Samantala, Arcanis is really overrating dito sa mapa natin. Now they are trying to go for a tier 1 tower in the mid lane and planning another kill on that Doombringer and that bottom lane. Dire's top tower is under Phoenix attack. With 1,600 gold. Ano ang kanyang bibilin dito? Usually, you go for a early Shiva's card. Gyrocopter going down. Vengeful Spirit and Viper going down as well. Vengeful is very low on HP and that will be a kill going in favor of Team SWAT. That is a 2-for-1 trade. A Viper and a Vengeful Spirit for that Gyrocopter in that mid lane. Natraktota mga kaibigan dito sa habol ng Phoenix. Nakaduma Phoenix dito. And the Phoenix going down. You wick in lowest hell. So Doombringer. Tatlo na pala kills nitong Doombringer natin. Much needed kill on that Phoenix na kuha nila. Dire's middle tower is under attack. Viper going for drums. Mabalaw. Na-track Dota. Ito na si Benchbox. Mahirap patayin yung Doombringer niya. Sobrang kunat niya. Nuts Mako Gaming. Pa si Juggernaut. Oh, nag-smoke mag-isa mga kaibigan. Smoke TP. The smoke TP. The ultimate smoke TP. At aabulin niya mga kaibigan dito. Oh my god, nagbabadali siya dito. Blade Fury! TP sa mukha! Hindi aabot ang Omni Slice and Dice. Maka-cancel TP mo pag in-Omni Slice ka, diba? Omni Slice. Again, ito ng Phoenix. Hindi pa siya bumibili ng gamit dito. Bumili siya ng Hand of Midas recipe. Pwede. Bakbakan portion ako. Nakita si Undying dito mga kaibigan. Oh no!
Pero wala, hindi nila po pwersa yun ang issue. Oh, nakita na. Si Sus na lang nakita nila na attract Dota, mga kaibigan. Oh, si Undying lumaba na. Nag-ultimate siya. Akala mo talaga. Akala mo ba hindi? Champagne Supernova. Kapim. Oh, si Cairo Captain. Ang Chopper. Ang Chopper na lumalaban. Pero wala na mag-damage. Ubus ng apat. Nasa yung panlima. Eto. Dito kami, sir. Sir, dito kami, sir. Okay, sir. Okay. Galing. Radiant's bottom lakas mo dun, bre. Under attack. Radiant's bottom lakas. Tower has fallen. At naubos sila rin, nakalaay mong mag-champagne supernova sa gitna nila rin, mga kaibigan. Wasak talaga ang lima. At ito si Jakiro, umaayos pa siya, mga kaibigan, para may swag pa, may ginawa siya rin. Pre, sa manala, wala yung juggernaut dun ha. So, that is a 4v4 engagement. Apat ang ubos sa side ng SWAT and Arcanis. Again, yung Phoenix para sa akin ng MVP, manalo sila rito. Eh, wala kang magawa, hindi mo alam sino titirahin mo, tapos nasa gitna ka ng nasusunog ka, tatakbo ko, may damage din. Ang lungkot, diba? Hindi niya ginagamit yung Sunray, pero nil-level up. Radiant's middle tower is under attack. So 1,200 gold up on your Phoenix. Make that 1-3. Pili siya ng vitality booster dito. So pakunat ang Phoenix natin. At slowly but surely, di na mapadali dito itong team ng Arcanis. They are just trying to clear off yung kanilang jungle. Ito, bounty hunter ni Mr. Boombox sitting at level 7 now trying to apply pressure in the tier 1 tower in the top lane. Viper in the mid lane. Nagahanap lang na mabibiktima dito ang Arcanis. Vengeful Spirit covering Viper up. Juggernaut and bounty hunter now will try now to get this Radiant's tier 1 tower in the top lane. Pero yung movement ng Phoenix and Vengeful Spirit is spotted by Radiant's a top Radiant tower Observer Ward at makakabakbakan siya. Ay, kasi track Dota, napakaganda naman na cooldown niya. Cooldown sa gitna ng dalawa. Phoenix with a Champagne Supernova, mga kaibigan. Ito na, tinira siya. Ang bida-bida. Supernova sa gitna ng lima, walang teammates nakasama. Ang galing, ano po? Ang galing, ang lupit. Lupit mo, Breggy. Si Juggernaut, sinusubukan nilang habulin dito. Yung Juggernaut, di nakasingit ng Omni Slice dun. May built-in Omni Slice. Ay, level 1. Level 1 Radiant's middle tower is under attack. Juggernaut. Ito. The Hunter back on the ball game. Viper, Dire's top tower is under attack. Why not going for that usual mecha build? Mecha up on the bounty hunter. They want to go for a chase dito, mga kaibigan. Omni Slice, Zeus, ang susunod na victim. Sinusunog siya ng liwanag ng araw. Nasilaw siya, namatay sa liwanag. Mahusay. Bigyan ng clap lang. Ganun? Ay, ano ba yun? Nanalo sila ng engagement. Pero binabalik rin nila yung kalamangan sa kalaban. Itong team ng SWAT. Wala silang kasing-sing. Isipin mo, gusto nila mag-push at uplates. Yan, daing. Palakad-lakad dito. Sa gitna. Ito, kumayari dito silang dalawa. Ang ginagawa niya dahil wala, dito siya. Lalakad-lakad siya dito. Napakalungkot sa story. Baka okay na sa atin. Makain yung manalo sa engagement. Dapat, may synergy yung mga galaw. May rason kung ba't nandiyan kayo. Ito, ayun, nandito Radiant siya. Matrack siya. May rason, kailangan kong matrack eh. Kailangan makita nila ako. Hold down. Walang tinamaan, mga kaibigan. Another airball. Makatrack na silang lahat. Shuriken toss. Kabib. Banda dito. Banda road. Patay. Parang na rin naging sus yung bounty hunter dahil dun sa nangyari. Pinababanda sa apat yung shuriken. Ang lupit. Meron sa tropang Phoenix dito going for a Rod of Athos. Balik tayo sa gera. Nakatrack Dota sila. Ito si Undying, mga kaibigan. The most explosive Undying ever. Trap deployed on that Doombringer. So alam nila. Swap sa Zeus! Patay si Zeus! Icarus Knight!
Supernova! Patay! Juggernaut, grabe yung electric punch! Patay yata! Victim ang tatlo! Gawin mo ng lima! Victims of Black Viper lang ang patay! Triple kill on a big! Ang lupit! Nice! Akalain mo, nandito silang lima para dumipensa. Yung Vengeful Spirit, casual na naglakad papunta rito. Tumakbo yung lima! Naiwan si Zeus! Oh my God! Walang plano mga kaibigan, di man lang nila sinubukong patay na lang si Vengeful Spirit. Radiant's top tower is under attack. And here comes Team Arcanis trying to finish off the series. This is the game 2 of a best of 3. Arcanis win dun sa game number 1. At eto, hop, takbo na sir, habulin na natin dito. Hop, gyrocopter, airball na naman mga kaibigan ng kanyang ulti, pangatlong airball na ulti. At casual na naglakad, uy! Pabatiti. Hop. Patay. Nakidlataan sa buka si Bubax. 11 to 22 is the score. Viper now up with an SNY. Item check nga tayo. Phoenix. Kompleto na siguro yung Aegis niyan. Bounty Hunter. Going for a Hood of Defiance. Pipe of Insight. Benchmall with Battalion of Courage. Battle Fury up on Juggernaut. Tombbringer now up with Vladimir's Offering. At the Gyrocopter going for a BKB. Undying going for Mecha. Meron na rin siyang Arcane Boots. Zeus, Etherlands. Anong bubuhay na Zeus? May dalawa siyang Robot Magi. Jakiro, hubad sa katotohanan mga kaibigan. Ito, gaya ng game number 1, pagkatas po din ang Roshan, alam mo na ang mangyayari rito. Dire's middle tower is under attack. Minus 5 armor, Rosh. Kati. Susmoke sila. Anda na kami. Lalaban na kami. Smoke of the pit, mga kaibigan. Roshan has fallen to the dark. Oh, sa alubungan, mga kaibigan, sa abayang pagbigkas dito. Dire's top tower is under attack. Spotted boy. Oh my God, this might be the last clash of the day. Airball na naman, na ulti coming in from Gyrocopter. The most explosive airball ulti of them all. Kitlat sa mukha, naupo sa mga teammates. Juggernaut, triple kill. Apat na patay si Tombbringer, nagpapadali pa. Oy, mahabol pa. Grabe naman yung airball ulti mo, pre. Ano ba to? Hold down. Oh, tapos. Dire's top tower is under the attack. The most explosive ultimate ever, pangatlong. You watch me whip. You watch me nene. Wala. Ano magagawa pa sa Netrashok, pero kitang-kita natin sa national broadcast. Hindi talaga tumatama yung ulti niya. Something wrong with the mouse, bro. Ang lupit! Panorin mo ang replay tatlong beses, walang tumama. Ito na naman, swap sa undying. Icarus dive, inapoyan ng lupa mga kaibigan. Nakakabalugbogan dito. Sandray, parang dinom si Doom. Parang dinom si Doom. Guardian Grips, reset tayo dito. Gyrocopter, susubukan lumaban. Ipinagtatagol siya rito. Ice Punch si Jakiro, napakatindi niya mga kaibigan. Kunyari walang kalaban. Pero mamamatay siya doon. Track Dota sila dito. Track Dota, Shuriken Toss. Ayaw pa, itos mo na yan. Toss, kabib. Buhay. Patay yan, isa lang ang buhay. Pwede ka nang suho. Yan, narinig ako. Triple kill, pinatay sa loob ng tore. Heal. Grabe yun. Sustain dito. And that is Arcanis completing a 5-man wipe over Team Swap. Now it's at 11-31. Arcanis also claiming the set of racks in the bottom lane. Now heading towards the theater tower in the mid lane. We're trying to finish the game. Another green pop coming in from Radiant's the bounty hunter, which now also has a pipe of insight dito. So grabe na yung sustain nila rito para silang mobile hospital with that sunray of Phoenix na pwedeng ibalik ang kanilang mga buhay dito. Zero using the ultimate pero almost no effect. Para lang may display. Grabe kung ako, hindi ko kaya lumakad sa ano rito, sa lupa. Boom! Iiwan na sa mukha mga kaibigan. Galit na mga kuya mo. Juggernaut. Oh, ito na. Tatama na kuya di. Tumama! Tumama! That's a win! Did you not? Tumama, pero it's too late to apologize, guys. Pinasok lang nung Phoenix. Radiant's middle tower is under attack.
back. Pang monster kill. Chop chop. Chop chop chain. Chorba chorba. Shuriken toss. Kabim. Patay ang dalawa. Big surviving all of that. Hakabulin siya ng Gyro. I bling out. My God. Jolly good. Jolly bee. Radiant structures are fortified. Saklap ng pangyari. May nag-iwa-iwa sila. Radiant's middle barracks has fallen. Masisisi. Nakatapat lang sila ng ano, mas superior team sa kanila. Pero habo sila sa fight. And props to Team SWAT dito mga kaibigan. Dahil ewan ko ano nangyari pero mga moments naman sila sa series eh. Kaso pinabalik lang nila after 3 minutes. Kaya nakapanay sila tatlo. After 3 minutes, papakamatay sila tatlo. Hindi pwede eh. Swap na naman siya. Dahil wala na. Ay! Tumama na yung ulti niya. The most explosive ultimate ever! Pero wala siyang ginagawa kundi panood lang. Tumama lang yung ulti. Yan ang kanyang vision. Mapatama yung ultimate. Ako pinapasok na sila sa tore nila dito si Viper. Ako po si Susmar Yosef mga kaibigan. Na-track doon na si Susmar Yosef. Susmar Yosef. Hop, hop, hop. Oh. Plakanon mo boy. Pilit mo. Pilit mo. Pilit mo Gyro. Pilit mo. Kwento mo sa ano. Ogre Club. Kwento mo sa Ogre Club. Ubus. Yung Gyro na naka Ogre Club guys. Oh. Ba, inuubos pa rin. Tuloy-tuloy lang mag-ubos. So, hindi na magpo-play. Happy Chinese New Year! Ang mababa ang ganda. And that's GG. Cold. So, that, so ang panalo sa ating ESL1. ESL1 Manila Philippine Qualifiers for Visaya Squad. It's Team Arganis sa Phase 2 ng ating tournament saan makakalaban na nila yung